Pag-usapan po natin ngayon tungkol sa pagbigay na may kasamang pagkahilo. Marami pong digestive problem, nagiging dahilan po ng pagbigay, nagiging dahilan din ng pagkahilo nyo. Kailangan po matignan kayo ng doktor para malaman saan galing yon. Maring meron kang GERD, yung acid reflux na tinatawag. O kaya, ang pagka-GERD ang dahilan, ang doktor mag-prescribe siya ng medication para mabawasan yung stomach acid production mo. Kung ang reason ng iyong pagbigay na may kasamang hilo dahil hindi ka natutunawan, ang irerekomenda po pagbabago ng yung meron kang lifestyle changes tulad ng kumain ka lang ng konti-konti, iwasan mo yung mga masisebong pagkain, huwag kang kakain ng marami sa gabi. Kailangan 3 hours bago ka matulog, at least 3 hours, albawa tutulog ka ng 10, mga 6 yun, kumain ka na. Kung irritable bowel syndrome ang sanhi ng pagbigay na may kasamang hilo, rinirekomenda yung dietary changes, stress management, at medication. O kaya, pagka ikaw ay nalason sa kinain mo, magre-recommend ang doktor ng mga electrolyte at para ma-prevent yung dehydration. Kaya nga po, yung nakakaranas ka ng pagbigay, may kasamang pagkahilo, importante mag-seek ka ng medical attention para ma-rule out yung serious underlying condition. Sa bahay, meron kang magagawa. Halimbawa, pagka ikaw ay nakaramdam ng bigay tapos pagkahilo, dapat mo malaman kung ang problema mo yung tinatawag nating achalasia. Ano po ba itong achalasia na to? Ito po yung condition na apekta yung pag-andar ng esophagus o yung daanan ng pagkain, yung food pipe. Itong achalasia ay hindi tamang pag-andar o dysfunction ng isang maliit na pinto na naghihiwalay sa esophagus mula sa sikmura. Kasi pagka kumain ka, lulunukin mo yon, dadaan sa food pipe yung esophagus. Yung dulo ng esophagus, nakatutok doon yung tiyan natin. Pero pag bago pumasok yung pagkain sa tiyan, meron pong isang maliit na pinto na magbubuka yon. Ang tawag po natin doon ay lower esophageal sphincter, LES in short. Maliit na pinto to na magbubukas para pumasok yung pagkain sa tiyan. Pag pumasok na yung pagkain sa tiyan, magsasara na yung maliit na pinto na yon. Pag meron kang problema ng achalasia, ang 'di ba yung maliit na pinto, yung lower esophageal sphincter, yung less na to, bubukas yon. Tapos dadaan yung pagkain at likido mula sa esophagus papunta na sa sikmura, tapos magpapalabas ng napapanatiling likido at acid sa sikmura mo. Ang mga tao merong achalasia, hindi nagbubukas ng maayos yung pintuan na yon. Nagiging sanhi ng nangyayari kapag ito hindi nabuksan. Ito po ay magiging dahilan ng nahihirapan kang huminga. Nahirapan ka. Kaya ngayon, ang pagkain na yan, no? Dahil dito, hindi maayos na nalulusaw ang pagkain at naiipon yung pagkain sa esophagus. Siyempre, hindi nagbubuka yung pinto, di ba? Dahil hindi nagbubuka yung pinto, nangyayari, mananatili yung pagkain dun sa esophagus na yan. Kaya, umahap din yung sikmura mo, at saka, meron kang heartburn. Nahirapan kang lumunok, feeling na meron nakabarang pagkain dito sa sikmura mo. At nagkakaroon ka ng regurgitation. Yung regurgitation na yon, ito yung pagsusuka ng mga hindi nalusaw na pagkain.
At pagkatapos, nakakaramdam ka ng pagkabusog o pagkauhaw ng mabilis. Ang achalasia ay isang condition na kailangan po ng medical na pagtingin. Ang mga pamamaraan ng paggagamot po ng achalasia depende sa kalubaan at pangangailan ng pasyente. Maring isama ang mga gamot na reseta ng doktor para mag-open, ma-relax yung LES, yung lower esophageal sphincter, sa pamamagitan po ng paggamit ng pneumatic dilation. Maglalagay sila ng pressure dun sa maliit na pintuan na yon para umandar yon. Ang mahalaga talaga, magpa-check up ka sa doktor para makakuha po ng tamang diagnosis, plano ng paggagamot na ito. Ang ating pong vitamin C at saka super B complex ay nakakatulong po sa mga dumidigay na may kasamang pagkahilo. Siyempre, depende sa nanggaling yung pagkahilo mo. Huwag ang pagkahilo mo dahil sa kakulangan ng vitamina, na-improve yung dizziness, lalo na po kung kapag kasi yung acid mo umakyat dito sa tenga mo, ay nagkakaroon po kayo ng pagkahilo. Kaya ngayon, yung vitamin C Super B complex, nakakatulong po yan para protektahan yung cellula do sa inner ear na hindi ma-damage. Kaya nga po yung vitamin B complex naman, importante ito sa nerve function. Ang deficiency po ng B vitamins, it leads to dizziness. Kaya para ma-improve yung pagkahilo mo, at tumutulong din po yung Super B complex sa proper digestion. Kaya ngayon, kapag nakaranas ka ng pagkahilo, dapat pumunta ka sa doktor para ma-diagnose ka at mabigyan ka ng treatment. Tulad ng sabi ko, ang achalasia ay isa pong very rare lang yan, bihira lang yan. Apektado yung muscle ng esophagus, napakahirap mong lumunok, nagkakaroon ka ng regurgitation, yung bumabalik yung acid paakyat sa sikmura mo, kaya nagkaka-chest pain ka. Ang regurgitation, ito'y common symptoms ng achalasia, na ito'y nagiging worse pagkatapos mong kumain, lalo na pag kumain ka ng solid food at saka sinabayan mo pa na pag-inom ng liquid. Yung regurgitation, ito po yung pagbabalik, yung pagkain dito sa tiyano, acid yan, bumabalik yan sa sikmura mo. Meron kang bitter taste, no? Mapait, no? Na nalalasahan mo. Kaya nagiging dahilan nito ng malnutrition, weight loss. Kasi syempre, kaya tayo lumalakas, kaya tayo tumataba. Kasi kumakain tayo, yung pagkain nilunok natin through process of metabolism, nako-convert mo yung food into energy. Dahil nga merong problema yung muscle sa esophagus mo, yung pintuan na maliit sa halip na bumuka para pumasok yung pagkain sa tiyan, hindi makapasok. So paano ngayon makukuha mo yung nutrients sa pagkain mo? Kasi nga hindi nagbubukas ng maayos yung pintuan na yon. Kaya nagiging dahilan ng malnutrition, weight loss, at ang isa pang delikado, yung tinatawag nating aspiration pneumonia. Yung pong aspiration pneumonia, ito isang uri ng pneumonia na pagka yung pagkain at likido, ito ay nalanghap mo, no? Ito po ay nilanghap mo yung material, syempre acid yun . Maasim yun pagka yung tinatawag nating yung sakit na aspiration pneumonia. Ito po yung nilanghap mo yung material na maaring makairita sa baga. Nagkukus ito ng pamamaga ng baga, nagkakaroon po ng development ng pneumonia or infection sa baga pagka yung pagkain na dapat sanang pumasok na sa tiyan, na natili sa ating esophagus, malalanghap yan ng ating baga, magkukus ito ng inflammation. It leads to pneumonia at infection niya sa baga. Kaya yung mga nalanghap na materialis na yan,
na-stimulate pa yung production ng plema. Tapos yung plema na yan, haharangan niya yung daanan ng hininga mo at kaya nahihirapan ka huminga. Kaya nga po yung aspiration pneumonia, magiging seryoso to, especially sa mga matatanda na. Kaya yung simptoma po ng aspiration pneumonia, may ubo ka, may lagnat ka, kinakapos ka ng hininga, sumasakit ang dibdib mo, nagkakaroon ka ng bluish, nagiging bluish na yung kulay ng balat mo, nahihilo ka, at parang nagdidiliryo ka na. Kaya kung meron kang ganitong simptoma, importante na pumunta ka na sa doktor para yung magamot yung aspiration pneumonia ng mga antibiotic and supportive care. Kaya ngayon, para ma-prevent nga itong aspiration pneumonia, kung meron po kayong achalasia, kumain ka lang ng dahan-dahan. Guyain mong mabuti yung pagkain mo. Huwag kang mabilis kumain. Guyain mong mabuti. Tsaka, umupo ka ng diretso, sit up straight pag kumakain ka. At huwag kang magsasalita o tawa na tawa habang kumakain ka. Iwasan mong uminom ng mga alcoholic na inumin before or during meal. Pag mahina po yung iyong esophagus, napakahirap mong lumunok. Kaya kailangan makipag-usap pa sa doktor para ma-prevent po yung aspiration na yon. Meron tayong pong itong ating herbal na activated charcoal. Ito yung natural substance na ginagamit ito for centuries to treat a variety of ailment. At ito yung gawa sa carbon. Ito po ay treated ng high temperature. Nakikreate ito ng maliliit na butas na inaalaw maabsorb yung toxin and other substances. Kaya po yung activated charcoal, malaking tulong ito sa ating digestive problem tulad ng bloating, yung burping, at mga gas at diarrhea. Kaya nga po sinasuggest ang activated charcoal. Ito po ay very helpful, ma-reduce yung inflammation sa bituka. Kaya nga po, sabi po sa research, ang activated charcoal ay reduce inflammation of the colon. Kaya nga po, ito'y maganda sa mga inflamed colon. Kaya ito'y maaring, ito po'y try nyo, meron potential benefit yan sa mga namamagang bituka, pangalis ng mga gases, bloating. Nag-absorb ito ng gas sa ating digestive tract. Nakakatulong ma-reduce yung burping, yung bloating, and gas. Kaya nga po ito ay merong anti-inflammatory properties at it nag-i-improve yung digestion mo at nag-absorb ito ng toxin and other substances na nakakapigil sa digestion mo at nagpo-promote ito ng regularity, pag-absorb ng water para yung stool natin ay maging malambot. Alam nyo, ito'y available po ito sa Patnubay. Kung kayo po ay kung interesado po kayo na itry nyo po yung ating activated charcoal, pwede nyo po akong i-chat sa aking Facebook page Patnubay sa Alusugan. I-chat nyo sa akin kung yung pangalan, address at telephone number ninyo para ma-deliver ito sa inyo. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Ang mga tao meron pong achalasia, ang kanila pong lower esophageal sphincter, tulad po na sabi ko, ay hindi nagbubukas. Ngayon, ano po ba ang goal ng treatment? Kailangan ma-relax yung LES na yan para yung pagkain makadaan para ito'y makapasok sa tiyan natin. Ang first line treatment po ng achalasia ay ito pong procedure na through endoscopy. Meron silang linalagay na pneumatic dilation na tinatawag. Inflated ito, mga 80% ng cases nito ay ito po ay ang mga simptoma, ang ito po ay nare-relieve. Kaya ito po yung medical management na to. Yung endoscope, inflated na meron silang ini-insert para po yung pintuan
bumuka, no? So doktor na po nakakaalam niyan. Ang natural remedies po nito, kung meron kang achalasia, kaya kasi ano, nagkakaroon ka ng burping with dizziness, ang isang reason nga nito yung achalasia, yung pagkain na galing sa bibig mo, nilunok mo, dadaan sa esophagus, hindi makapasok sa tiyan. Dahil dysfunction, hindi nagbubukas ng maayos yung pintuan na yon. Kaya yung pagkain, hindi mo magamit. Ang malaking tulong po yung probiotic. Ito yung mga buhay na bakterya, ito yung maganda sa ating bituka. Tumutulong ito para ma-improve ang digestion at ma-reduce yung inflammation. Dalawang factors na nagko-contribute sa achalasia. Yung probiotic supplement, magkatulad po ng yogurt and kefir, meron itong live culture. Kaya maganda po na mag-probiotic ka, ito'y mabuti sa bituka, nag-improve ng digestion, nare-reduce inflammation, na nagko-contribute sa achalasia. Kaya kasi nagkaroon ka ng achalasia, nagkaroon po ng inflammation. Kaya ang probiotic, nakaka-relax ito ng muscle sa ating esophagus, nag-i-improve yung swallowing sa mga taong merong achalasia. Kaya itong potential, ito po yung mga beneficial ng probiotic, no? Nag-i-improve ito ng digestion, ang probiotic, ito yung nakakatulong pag-breakdown ng food at nag-i-increase yung absorption ng nutrients. Nare-reduce yung symptoma po ng bloating, gas, and constipation. Ito'y common sa mga taong merong achalasia. Kaya po yung probiotic, nare-reduce yung inflammation sa bituka. Kaya po pagka nagkaroon ng inflammation, nadadamage po yung lining ng esophagus at napakahirap mong lumunok. Kaya ngayon, para ma-relax nga po yung muscle dito sa esophagus at hindi ka mahirapan lumunok, ayon po sa research, yung ating pong probiotic, itry mo. Ang sample po ng probiotic, yung lactobacillus, no? Yung natural naman po, pwede kayong minum ng kefir o kaya yung Yakult, maganda yan. Tapos yung supplement natin na calcium, magnesium at saka omega 3 fatty acid, ito'y merong beneficial effect sa ating digestive health. Ang calcium, importante ito sa muscle contraction, including sa muscle dito sa ating esophagus, sa ating digestive tract. Kaya ito pong calcium, magnesium, nakaka-relieve ito ng constipation and diarrhea. Ito importante sa ma-relieve ang constipation. Meron siyang anti-inflammatory properties. Nare-reduce yung inflammation sa colon. Pati po yung omega-3 fatty acid, na meron siyang anti-inflammatory properties, nare-reduce yung inflammation sa colon, nare-relieve yung simptoma po ng achalasia. Available po ito sa Patnubay. Kung nasyo po magpa-deliver, i-chat nyo lang po ako, no? Maraming uri po ng probiotic available po sa market. Pwede po kayong mag-order sa Shopee or sa Lazada, ganon. Try nyo po yung lactobacillus na tinatawag. Lactobacillus acidophilus, yan. Ito yung commonly na nakikita mo yan sa yogurt, mga fermented food. Ito po mga yogurt, mga fermented food like kefir, mga kimchi, ito po ay nag-improve ng digestion at saka nagre-reduce ng inflammation. Maraming uri ng probiotic available. Maaring mamili ka, no? Yung tulad po nasabi ko, yung lactobacillus acidophilus, ito ay probiotic commonly found in yogurt and other fermented food, no? Ngayon, ito pong Yakult, isa rin probiotic yan. Ito'y fermented food na merong bakterya na buhay at active culture na ito'y merong benefit sa ating bituka. Ang Yakult kasi, meron siyang 6.5 billion na bakterya per bottle. Ito'y high enough concentration, very effective para ma-improve ang kalusugan ng ating bituka. Kaya recommended po ang Yakult for all ages, including 1-year-old above, pati yung pregnant woman. Kaya enjoy mo sa iyong daily diet or snack ang Yakult, very safe na inumin araw-araw.
Kaya ito, maaring inom ka ng 1 to 2 na Yakult sa isang araw. Kaya inuulit ko po, ang pag-inom ng Yakult, nag-i-improve ng kalusugan ng bituka, nag-i-improve ng gut health, kaya kung meron ka laging dighay, may kasamang paghahilo, itry nyo po lagi kang umiinom ng Yakult para mabalanse yung gut microbiome. Kasi kaya ka nagkakaroon ng bloating, maring meron kang bad bacteria na outnumber yung good bacteria mo para ma-reduce yung number ng mga harmful bacteria, kasi yung high number ng mga harmful bacteria sa colon, eto yung nagko-cause ng bloating . So ngayon, para mawala yon, mag-inom pa yun ng Yakult. Ma-improve pa yung digestion nyo, ma-reduce yung constipation, lalakas yung immune system mo. No? Kaya ngayon, mag-boost pa yung yung maiwasan natin yung mga harmful bacteria, nare-reduce yung panganib sa allergy, sabi sa pag-aaral, yung Yakult na yan, nare-reduce yung panganib sa fever and eczema, na-improve po yung oral health, nag-improve po, nalalaban mo yung mga harmful bacteria na nagkukos din ng pagkasira ng gilagid at ngipin. Nakita po rin po, nakakatulong po yan, yung probiotic na yan, para masuppress yung appetite mo at mag-increase yung metabolism mo. Very safe po ito, nabe-benefit po yung bituka mo dito, kaya isama mo yan sa yung daily inumin, sa lip na soft drinks, no, o alak, meron kang problema sa burping with dizziness, minum po daw kayo ng isa o dalawang Yakult sa isang araw. Maganda rin yan sa mayroong GERD, sa may acid reflux, no? Kaya, para ma-manage po yung achalasia, kumain ka lang ng konti, tapos frequent meal, at ma-reduce yung para ma-reduce yung pagkain sa tiyan mo para ma-process yan. Iwas mo yung mga pagkain na mahirap lunukin. Mga dry food, mga tough meat, ganon. At least, inom kayo ng maraming tubig. Diba, tinuturo ko nga, pagising sa umaga, meron kayong 3 basong tubig. Kada 5 minuto, 1 basong tubig. Diba? Mga 1 hour or 30 minutes bago kayo kumain, inom kayo ng 1 basong tubig. And then, 2 hours after meal, inom ulit kayo ng tubig. Ito yung nakakatulong para ma-improve ang digestive system mo. Kaya huwag kayong kakain before bed. Ito po yung magkakaroon ng dahilan na magkakaroon ka ng achalasia. Tsaka one thing, mag-exercise kayo regularly. Kasi pagka nag-exercise ka regularly, gumagalaw po yung ating bituka, pati yung pong esophagus, nakakatulong para ma-open po yung pintuan na maliit pagitan ng esophagus at ng ating tiyan. Kaya regular yan tuwing umaga o kaya bago ka kumain, maglakad ka ng mga 20 minutes, no? Minga ka ng malalim, importante yan. Tsaka isa pa, huwag kang magpupuyat kasi pag kulang ka sa tulog, humihina yung muscle sa sikmura mo. Tsaka dapat i-manage mo yung stress mo, nagiging worse yung achalasia mo o nagdi-dysfunction yung esophagus mo pagka na-stress ka, di ba? Kaya mag-spend time ka sa nature, magkaroon ka ng meditation, pwede kang yoga, yan, pwede mo yan. Kaya kung meron po kayo nararanasan na simptoma po ng achalasia, importante po na magpa-diagnose kayo at magkaroon ng treatment ng galing sa doktor nyo para ma-improve ang quality ng buhay nyo. Inuulit ko po yung prebiotic, probiotic, importante yan sa kalusugan ng ating bituka. Ano po ba ang pagkakaiba ng prebiotic sa probiotic? Ang prebiotic, ito po yung pinapakain nila yung good bacteria sa bituka mo. Yung probiotic naman, ito na yung good bacteria themselves. Ito na yung good bacteria, yung probiotic. Yung prebiotic, sila ang nagpapakain sa good bacteria.
Kaya nga po yung prebiotic at probiotic, ito'y maganda para sa good bacteria natin. Yung po kasing mga, ang benefit po kasi ng prebiotic at probiotic, nag-improve yung digestion. Tapos, nakakatulong ma-improve ang dumami ang ating good bacteria. Kasi kaya tayo nag-burp, nagdidigay, tapos may kasamang hilo. Kasi nga, ang dami mong bad bacteria sa bituka mo. Kaya kailangan palitan natin ito ng good bacteria. Napakahalaga ito sa pag-breakdown ng food at pag-absorb ng mga nutrients para ma-reduce yung inflammation. Yung prebiotic at probiotic, nare-reduce yung inflammation sa bituka kasi pag nagkaroon ng inflammation, nadadamage yung lining ng bituka, it leads to maraming problema. Ang isa dito, inflammation in the colon. Pag namaga yung bituka mo, magbobloated na yung tiyan mo. Kasi nga po itong inflammation na to, nadadamage yung lining ng colon. Kaya napakahirap yung pagkain dumaan ng maayos. Kaya pagka kinakabag ka, dinidigay ka, nagbobloating ka, nahihilo ka, sometimes yung lining ng colon mo ay nasa masamang condition. Kaya minsan nakakaranas ka pa rin ng diarrhea, minsan constipation, at abdominal pain. Yung pong prebiotic at probiotic, pampalakas ng ating immune system. Tinutulungan ng prebiotic at probiotic, mag-boost ang ating immune system. Kasi yung good bacteria sa bituka natin, sila po'y meron silang beneficial compound para labanan ng infection at ma-improve yung mood natin. Kaya yung prebiotic at probiotic ay meron po yung connection sa ating utak. Kaya pagka meron pong problema sa colon, apektado yung brain natin. Kaya kung gusto po natin mag-improve yung ating utak, yung ating mood, improve natin ang kalusugan ng ating bituka. Eh, di ba? Kaya pagka meron kang colon problem, nagkakaroon ng inflammation, nagkakaroon ka ng bloating, nagbe-burp ka, tapos nahihilo ka. At nagiging dahilan nito ng di ka makatrabaho, di ka makatulog. Kaya ngayon, i-consider natin sa diet natin yung prebiotic at probiotic. Ano po, saan mo makukuha yung prebiotic? Alam niyo po yung bawang at sibuyas, ito yung natural source po ng prebiotic. Ako po ang ginagawa ko pagka sa umaga, di sinasangag ko yung kanin. Walang mantika. Tapos, ilalagay ko yung, mag-chop ako ng tatlong butil ng bawang na maliliit. So, hayaan kong magsangag. Minsan, nag-scrabble ako ng egg. Yung doon sa in-scrabble kong egg, lalagyan ko ng sibuyas at bawang. Yan. Yung pag bawang at sibuyas, ilalagay ko na doon sa in-scrabble kong egg. Tapos, kakainin ko sa umaga. Tapos, meron akong sinangag na walang mantika, lalagyan ko lang ng asin, di almusal ko na yon. Meron akong saging, ganon. So, kasi po yung saging, yung bawang, yung sibuyas, prebiotic yan. Yung prebiotic, yan ang pagkain ng probiotic, yung good bacteria sa colon. Kaya pagka lagi ka may saging, meron kang sibuyas, meron kang bawang, ay nag-i-improve ng kalusugan ng ating bituka. Kaya nga po itong probiotic available na supplement, ito'y fermented food tulad ng yogurt at kefir, at ganun din po yung ating Yakult. So ngayon, para lalo pong sumigla yung probiotic natin, bigyan natin ng pagkain yung probiotic. Yun na nga yung prebiotic na yan. Kaya marami po mga underlying health condition, ang pinanggalingan lang po nito, bad colon. Kaya ako, itry nyo po yung onion and garlic. Ito'y prebiotic. Ito'y uri ng mga fiber na hindi natutunaw. Ito po'y pupunta sa ating small intestine at pupunta sa large intestine. Ito po'y mapapanis doon. At ito ang pagkain ng good bacteria. Kaya yung fermentation process, merong beneficial compound na nakakatulong sa kalusugan ng ating bituka. I-try nyo po yun. Maging practice yung everyday. Alam po natin,
taon na yung binilang, sinasabi, ang garlic is good for the heart. Ito'y natural antibiotic, di ba? Kaya kung wala kang pabili ng antibiotic, nasa probinsya ka, may lagnat ka, may impesyo ka sa bato, edi gamitin mo antibiotic yung bawang, maaring dikdikin mo siya ng fresh, tapos lagyan mo siya ng honey, inumin mo, o kaya, wala kang honey, ibalot mo siya sa saging, tapos lunokin mo para hindi mo malasaan yung anghang nung ano ng bawang, no? Malaking tulong po 'yan. Meron tayong food supplement po na lecithin. Ang lecithin po ay very efficient sa fat metabolism. Tumutulong po ang lecithin sa pag-breakdown ng fat at mag-transport ito sa buong katawan. Kaya bumababa yung cholesterol level mo, ma-prevent yung heart disease. Ang lecithin din, nag-improve yung memory. Ang lecithin po kasi meron siyang choline. Importante ito sa production ng acetylcholine. Ito yung neurotransmitter involved sa memory and learning. Tumutulong para maprotektahan ang utak natin from damage. Meron siyang inositol. Involved ito sa nerve function. Maprotect ang brain from damage din. At mag-i-improve yung ating learning, understanding, and thinking pag umiinom po kayo ng lecithin. Nag-i-improve yung ating attention and concentration. Ganun din po yung ating crystal oil. Ito'y concentrated plant extract. Nare-reduce yung anxiety. Nagpo-promote ng relaxation yung crystal oil. Nare-reduce yung pain at inflammation. Kung meron kang arthritis, muscular pain, itry nyo po yung crystal oil natin. Makakatulog ka, nare-relieve yung headache, pati yung dizziness. Nagiging clear yung congestion, nag-improve yung respiratory health mo. Kaya ipahid nyo sa dibdib mo, nakakahinga ka, mawawala yung barabara ng lalamunan, pati baradong ilong. Kaya ano po, maganda to sa napaso, nabukulan, may pangkalmanting effect sa tiyan mo pagka ikaw ay kinakabag, bloated ka, nagbe-burp ka, may stomach cramps ka, narililib ka sa iyong pagduduwal o pagsusuka, ipahid mo lang sa tiyan at sikmura mo. Hindi ka rin kahagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa balat mo. Crystal oil po yan. Ito po ay 400 pesos isang bote, 60 ml. Para makatipid kayo ng 200, bili kayo ng tatlo instead na 1,200 yung tatlo, ano na lang, 1,000 na lang, no? Ako po'y lubos na i-appreciate kung kayo po'y mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Maklik lang po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong mga health topics ko po. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please, pakiklik lang po yung follow, like, and share. At kung kayo naman po gusto yung mag-inquire tungkol sa pagpapadeliver ng ating mga products, i-check nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay lang po yung pangalan nyo, address at contact number. Kaya, cash on delivery po ito. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee, no ho? Kaya inuulit ko po, ang kalusugan ay kayamanan, dapat nating ingatan. Ang aking pong favorite text na gusto kong i-share sa inyo, Proverbs chapter 3, 5 and 6, sabi nga no, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge God, He will direct your path. May problem tayo financial, may problema tayo sa ating pong trabaho, sa relationship. So, ano mang problem meron, alam mo ang pinakang best way to come to God in time of trouble. Pag meron tayong problem, meron tayong trouble, the best time to go to God. Kasi alam, talk to God, di ba? Maraming nagpapakamatay, mga mental health problem, kasi wala silang faith kay God. Pero pag may faith ka sa Diyos, lahat ng bagay, ipapasa kamay mo lahat. Di ba? Kaya ito pong ating memory verse sa gabing ito. Proverbs chapter 3, 5 and 6. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay na Diyos sa sumatin. And God bless us all.